Sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel, StockPay. At ngayon po mag-update po tayong muli sa mga top trending stocks sa PSC. And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po si bell button para palagi po tayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market. So this one is part 1. And we have here PSEI, SCC, SPNEC, CDTO, at FCG. So, pasensya na po kayo guys at bagong gising lang tayo, no? Hindi po tayo kaagad nakagawa ng video kanina at medyo napuyat po tayo. Sige, let's start with PSEI. So, dito medyo bearish tayo kanina, no? Right? So, we are nag-close tayo pababa. Okay, from here nag-open sa 6.4 malapit doon, tapos nag-close below 6.350 guys, ano? So papansinin natin lower highs, right? Ayan, oh. So tayo ipababa guys, and pag sinilip natin to sa 4-hour chart, medyo di magandang pangitain, ano? Diba? And si MACD, kung papansinin natin, is nagko-converge or naglalapit guys. Ayan. And we know that pagka yung ating histogram is nagkikreate po ng lower highs, medyo bearish yan, ano? And for now, kay PSEI is nakikita natin is medyo bearish siya short term. Alright, papansinin natin, ano? Kaya medyo ano lang po tayo ngayon. Medyo ingat lang. Ayan. Then, still, tayo ay nasa baba ng, ano, no? 200-day moving average. Ayan. Kaya medyo, so far, still bearish pa rin naman, ano? And still, tayo ay nasa loob ng downtrend channel. Okay, ayan, no? So, still pababa pa rin tayo, no? For PSEI. And syempre, next natin dyan is si ano, SCC. Sige, silipin natin. Sama-sama nating silipin, ano, si SCC. Ayan, so syempre, ano lang natin. Wait lang natin ma-save. SCC. Okay. So, sa daily chart, so, siya ay nag-rally na nga malapit dun sa may sinasabi nating target price. Okay, around 38. Okay. And syempre, kung papansinin natin, is meron tayo dito. Ayan. So, this is possible a trend line for SCC, ano? Since ano to? October 2021, we have year 1, 2, 3, and possible 4 here. Okay. So, let's see bukas kung magbe-breakout dyan. And still, tayo pa naman ay pa-uptrend, ano? So, as we see, but, so, syempre, i-take note po natin na ito ay possible a rising wedge. And series of bearish divergence. Okay, pero still, pagka sa ano yan, sa lower time frame yan, meron pa namang ano yan, play, ano? Para siya ay mag-breakout. Since hindi pa naman siya overbought dito. Pero syempre, i-consider din natin yung sa weekly chart. Diba? O, ayan. Tapos silipin natin sa daily chart. So, sa daily chart, hindi pa naman siya overbought eh. And, kanina is, nag-print out na siya ng higher high dito. Ayan. So, good thing yun, ano? Ayan. So, let's see. And malapit nyo lang ma-hit to eh. Si 38 point something. No? 38.5 to 39. And sa 4-hour chart, silipin natin bukas ka magbe-breakout to. Ayan. Still possible pa naman at wala pa naman tayo nakikitang divergence dito sa 4-hour chart. Ayan. Let's see.
So next natin is SPNEC. SPNEC. So wait lang natin ma-save. Tagal umikot ah. SPNEC. Okay. SPNEC. Sabipin natin to sa daily chart. So medyo nag-hold ano? So for our chart, pero syempre let's check first kung ano yung nangyari kanina. So medyo kabusan po tayo at di po siya nag-hold dito no? Sa may sinasabi natin support level. And sa part po na to, so pinilit siyang ibagsak pero nag-hold dito malapit sa may sinabi natin support sa 1.69. So let's see bukas kung ano dyan, kung siya ay mag-hold pa rin dyan or tayo ay babagsak na, no? And kung sisilipin natin to is still downtrend, right? Since ano to? Since February 2022. Series of lower highs. Okay, ayan, no? Still in downtrend, guys, ano? Okay. And syempre, dito lower high and lower low, so consider ito as bearish, ano? Bearish po yata yung trend dito sa daily chart based po sa ating RSI. And parang nabasag na yung kanyang neckline dito, no? So sinabi natin para siyang ano eh, head and shoulder pattern, ano? So this is left, tapos ito yung head, tapos right shoulder. And nabasag na yung sa neckline. And isa pa, ito si MACD is nagko-converge. So this is bad, guys, ano? Nagko-converge, guys, si MACD line and signal line. Medyo hindi po magandang pangitain yan for SPNEC. Then sa 4-hour chart, pag sinilip natin yan, so medyo nag-hold na nga siya sa part na to. Pero tignan pa rin natin, ano? Since nasa 4-hour chart to eh. Ay, kaya possible pa rin na malaglag to, guys. And kung siya naman ay magra-rally, so possible ma-hit to si 1.7, ano, dito, guys. Ito dito, guys, diyan. Pwede. So kung sisilipin natin to, we have here two rejections. We have here 1, 2, and pwede rin natin to i-consider as pangatlo. Okay. So in short, still bearish tayo, no? Short term. At hindi po siya naka or nag-close dun sa may taas ng 200 day moving average. Ayan, so let's see. Next natin is dito. Okay, so let's wait first na mag-ano siya, mag-save. Ayan, para pwede nating mabalikan sa ano, ano. Susunod. Susunod natin video. Para bukas. Ayan. So, saglit lang. Medyo matagal ah. Wala. Matagal mag-save. Okay, ano nangyari? Ayun, okay na. So, dito tayo. Dito. Flipin natin ito. Dito. Tapos, punta tayo sa daily chart. Wow. So, this is a huge rejection for dito. Ayan, no? Okay. And sa part po na to, mukhang magiging fake out, ano? Then, we have here lower high na kasi rito, yun. Lower high. And dito is flat na. Medyo ingat lang po kay dito, no? Same with kay MACD. Kukonverge na rin po at nakabaloktot na siya pababa. Same kay histogram. Lower high na yun, no? Since ano to? July 7. Okay, so medyo ingat lang po. Siya ay sa daily chart, ano? Yung nakita natin. Tapos parang double tap na to kasi, eh. So ito yung first. Tapos ito yung second. Pero sabi natin, mukha siyang
cup and handle na, pero parang nag-iiba na itsura niya ngayon. So right now, so ito yung pwede natin i-consider. Double tap, no? Let's see. Then, RSI. So, para siyang, ayan. Okay. Cup and handle. Cup and handle tuloy. Ano to? Head and shoulder pattern. Ayan, sorry. Left. Tapos, ito yung head. Tapos, ito yung right shoulder. And sa part po na to is parang nabasag na yung kanyang ano, neckline. Same with kay MACD. So, we have here a bearish crossover. So, medyo ingat lang at bearish tayo for now kay dito. Support. So, syempre, huwag natin kalimutan yun. Ayan. Si 4 pesos. Nire-support natin kay dito. Or even ang susunod dyan is medyo malalim na. No? Pero, for now, is dyan muna tayo. Ayan, sa 4 pesos. Malapit po dito. Ayan. And last but not the least for part 1 is si FCG. O, sige. Wait lang. At paikot-ikot pa. Ayan, okay na. Okay. Let's do this. FCG. Load natin to. Then, punta tayo sa daily chart. So, for now, is medyo nag-retest pa nga at nag-rally. No? 0.65 to 0.66 and even nahit pa si 0.67. Okay. Pero still, wala pa rin tong breakout, guys. Okay. Papansinin natin, ano? Still, wala pang breakout dito. So, this is just a retest, ano, for FCG. And kung sisilipin natin, we have here, di pa naman definite na ano to, bearish, kasi di pa naman siya overbought dito eh. Pero tignan natin ano kung if ever na ano to na mare-reject, possible kasi since we have here high tapos lower high, and dito is we have high tapos higher high. If ever, guys, ano, kung siya ay mare-reject, possible bearish divergence to. Okay. Pero let's see. Ayan. Masilipin natin sa 4-hour chart. So, sa 4-hour chart, overbought na siya. Ayan. So, medyo ingat lang dito. No? Pero, nag-breakout dito, guys. So, diba? So, we have here first, second, third, and fourth. And yung sa pang fourth touch is nag-breakout. Pero, OB na siya. Yun lang, ano. Medyo ingat lang dito. And kung siya ay magbe-break out, so what's next? Possible dito tayo. .68 or even dito, guys, ano? Sa .7. Ayan, so pwede ron. Ayan, so pwede dito. Mag-add tayo. Okay, around here yung next target. Tapos, ito yung may pangalawa. Ayan, sa 0.7 or 0.71. Ayan. So, syempre, yung support. Natin kalilimutan yung support, ano? Nasa 0.62. Ayan. 0.61, ano? To 0.62. Which is malapit po dito, guys, yun. Dito malapit. Diyan. So I think